Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may bagay na naman tayong tatalakay. Dahilan kung bakit pinag-aagawan ang West Philippine Sea, isiniwalat. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Malamang mga ka-aerial defense ay marami sa inyo ang napapatanong na bakit sobrang desperado ng China na kunin ang West Philippine Sea na kahit ay hindi na ito tungkol sa teritoryo. Maraming bali-balita ang lumalaganap tungkol sa West Philippine Sea, subalit iilan lang dito ang totoo. Ngayong araw na ito ay aalamin natin kung bakit nga ba pinag-aagawan ang West Philippine Sea at ano nga ba ang sinabi ng gobyerno tungkol dito. Sinabi ni former Senate President Juan Ponce Enrile noong meeting niya kay President Duterte tungkol sa West Philippine Sea na ang pinag-aagawan talaga doon at pinag-uusapan ay ang nasa ilalim na kayamanan nito. Sinabi pa ni Enrile na ang kayamanan sa West Philippine Sea na base sa best estimate o nagpapatunay na ang reserve oil at natural gas doon sa West Philippine Sea ay nagkakahalaga lamang ng 729 billion barrels ng krudo at 900 trillion cubic feet ng natural gas. Yan ang napatunayan na at napakalaki na nandoon. Dagdag pa niya na ang estimate doon ng China kaya ganun na lamang ang galaw nito sa West Philippine Sea ay nasa 130 billion barrels ng oil. At iyon ay napakalaki at dami na talaga namang mapapayaman palalo ang China kaya ganun na lamang sila kadesperado na angkinin ang kabuuan ng West Philippine Sea. Mga ka-aerial defense, talaga namang nakakagulantang ang ganitong pagsiwalat ng halaga ng West Philippine Sea dahil dyan pa lamang sa oil at natural gas ay napakalaki na ng halaga at napakadami pa, hindi pa kasama dyan ang mga minerals nito. Katulad na lamang ng mga ginto at iba pang bato na may malalaking halaga. Kaya ganito na lamang kung manakop ang China doon na nagtayo pa nga ng maraming military base at nangyari ito noong nakaraang administrasyon. Dahil sa kapabayaan sa pagbabantay doon pagkatapos ng pag-pull out natin ng mga sundalo doon. Ang West Philippine Sea ay isa sa nakikita na magiging dahilan upang magsimula ang World War 3. Yan mismo ang sinabi din ng intelligence ng US dahil siguro sa yaman nito at sa init ang sitwasyon doon. Kung magpapatuloy pa ang ganitong galaw at kilos ng China ay wala talagang patutunguhan ito. Kundi maglabasan na lamang na lakas ng bawat bansa na sana naman ay huwag mangyari. Mga ka-aerial defense, kung ako lang ang tatanungin, tama ang estratehiya ng gobyerno ngayon. Dahil inuunti-unti lamang nila ang pagkakataon na ibalik sa Pilipinas ang kontrol doon. Nagsimula sa pakikipagkaibigan na ngayon ay may lakas tayo na loob na magpadala ng mga barko doon na magpapatrolya. Sa susunod ko pang video, pag-uusapan pa natin ng iba pang tungkol sa ating depensa. Kaya bago tayo matapos, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa aking mga video. Maraming salamat po.